So, pakita ko lang, oh, ganito nakahaba yung buhok ko. So, usually, nung andyan pa ako sa Pilipinas, pag ganito, December, Pasko, ganito, ito talaga yung time na magpapariband ako. Pero, mukhang ngayon, yan, di pa din makakatikim ng riband yung buhok ko. So, when I first came here, April 2022, ganito yung kulay ng buhok ko, yung nasa baba. Then, I've been here sa US na for 20 months. So, in 20 months, ganito yung tinubo ng buhok ko, mga dalawang dangkal ata. So, ito talaga yung original hair ko, yan. Itong itim. Ganito nakahaba yung tinubo niya for 20 months. Kaya lang, hindi pa ako makakapag-riband dahil aside sa natatakot ako magkano ang mababayaran dahil hindi ko alam magkano ang riband dito, no? At the same time, natatakot din ako para sa buhok ko. Kasi itong buhok ko, malaki talaga ang problema ng buhok ko, eh. Every time magpapariband ako dyan sa Pinas, kadalasan talaga magsasabihin ng mga nung nasa salon na yung buhok ko napaka ano, makapal. Then yung strand niya is talagang mataba. So they would use some mga chemicals, ganyan ba. Kaya natatakot ako na magpariband din dito dahil alam niyo naman yung chemical na ginagamit nila sa riband, di ba? Very strong yun. So natatakot ako, baka ang ending, makalbo pa ako. Kaya ewan ko, baka hintayin ko na lang na makauwi ako ng Pinas bago ako makapagpariband ulit. Dahil nasasayangan din ako magpariband, no? Dahil ito yung buhok ko, ang haba na. Then if iriband yan, magiging straight. Pero pag pupunta kasi ako sa work, i-ano ko kasi lahat to, eh. I-ano lang, ganyan, itali ko lahat ba? So parang sayang din, pariband-riband, hindi ko naman maano yung hair ko, hindi ma-flex ng... Kung sa bahay, okay lang magganito ako, pero kung sa trabaho, inaano ko talaga yung buhok ko, itinatali. So yan. So, since I came here, di ko pa din talaga to na ano, di ko din to ginupitan. So, ganito na siya. So, baka pag-uwi ko ng Pinas, yung buhok ko baka hanggang paa na. Before ako makapag-ribad ulit.